let the students feel yung actual na immersion. Madadani ko sa labas para mag-immersion. Baka hindi nila ma-experience yung actual. So katulad ng ating director, magaling na director, hindi niya ma-experience kung ano talaga yung purpose, yung goal, yung ano yung dapat niyang gawin. As well as nung ating mga performers, yung ating media and visual arts. Si Ma'am talaga yung nag-come up dun sa vision and then yung pagmamahal sa sining at sa original na Pilipino musika. Ulitan. Kasi ang saya-saya pag naglalambing sa akin yung aking mga arts and design. So, mami-mami feeling. Nagkaroon kami ng chance para magpalakas sa bawat isa. Nagkaroon din kami ng chance para ma-inspire, mag-share ng knowledge. Siguro parang sa akin, marami eh. Kasi immersion in itself, it's very immersive. They go beyond their limit. Ang galing din ng idea kasi dati, yung word na kamerabi. Grabe na ano namin yung nakit namin na ng film. Kasi pagsasama ko nagagawa ko sa mga klase. Halos 2 years din tayo sa online class. So yung interaction tapos yung... Nagkaroon ako ng connections dun ko na realize namin hindi kasama pala ako. Meron pala ako mga kaparehas. Tapos pag-meet namin, habang nagme-makeup kami, talk-talk, ganon. Basta ano, ang saya niya. I mean, sobrang saya kung nakasama ko yung arts and design na. Wow, ganito pala. Yung na-discover ko yung talent ng bawat isa, lalo na sa department ko, which is dancing. Yung mga introvert, slowly na lumalabas sila sa shell, tsaka nagkaroon din ng experience lahat. Mas okay talaga na na-funding tayo ng musika. Pinagbagsak ng 20 songs for production. Tsaka yung bitterness sa sarili na musician ko, ba't yung nagawa yan? Marami tayo. So parang hindi may iwasan yung misunderstanding. Dahil sa words, empty words. Misinformation and miscommunication. So yung mga nag-e-immersion, hindi sila makapag-function ng maayos. Nangyayinsanhe yung mga issues. At least nare-resolve, pero yes, it's such a pain. Masyado tayo masaya. To the point na nakaka-disappoint siya. Nahihirapan ako i-control or i-manage yung grupo ng tao ko kasi magkakaiba yung pananim nila at hindi ko sila totally nahawakan in the first place. Hindi naman masyadong seryoso yung mga ayaw kong bagay. Ayoko lang talaga gumigising ng maaga. Yung schedule ko lang talaga. Revisions ko. Pagiging late comer ko. Same. Tsaka yung init lang talaga ang kalaban. Hi! Congrats! Love you. Good job. Be proud of yourself. You're the best. Thank you for the love. Sobrang proud talaga kasi. Nakikita ko rin yung mga hard works. Kaya na nilang kumagay sarili ng paa. Tsaka mas nag-develop na yung skills din nila. Sobra. Maraming salamat sa inyo, sa pakikisama nyo. Namimiss ko sila kasi malay na, ngayon lang ako nagkaroon ng gantong experience eh, sa buong high school life ko. Like, all of you did great. All of you performed well. Thankful ako. Ang galing yung lahat. Mula sa props, sa script, sa lahat ng production. Yung mga natutunan natin ngayon, huwag niyong kalimutan. Sobrang honored ko na maging director niyo. And I want you to know and remember that whatever you do, as long as you love what you are doing, keep up your passion and always do your best. Pagpatuloy niyo na simulan, tapos si tago niyo yung pinagpaguran. And that will be all. Thank you. Ilang minuto na lamang at malapit na ating pagtatanghal. Nais po sana namin ipakiusap na tayo po ay tumahimik at makinig sa ating programa. Magandang hapon sa aming mga minamahal na mananood, mga panauhin, kayo rin naman sa mga nakasubaybay sa ating Facebook Live at sa mga nasa kani-kanilang mga bahay. Tayo ngayon ay live sa tanghalan ng Rizal. Maligayang pagdating sa ating programa. Bago po ang lahat ay nais lamang namin ipakilala ang aming sarili. Ako nga pala si Eliza Joyce Galicia. At ako naman si Carl Roger Gascon. Ang iyong mga balang sa araw na ito. Bago natin buksan ang puting tabi, tayo po muna ay magsitayo. At sabay nating awitin ang mahabayang awitin na susundan naman ng himig panalangin.
sa mundo. Katangungan, kapayapaan at kapayapaan. Sa senyar na ito, pag-iwala ang mundo. Pagmamahal namin sa bawat tao. Laging tapat at laging tugon, narito handa kami tayo. Narito handa kami tayo. Lubusan po kaming natutuwa, nakita po namin kayo. Hindi po namin naasahan na magiging ganito kasaya ang aming magiging, ang aming immersion class. Ito pong immersion class namin ay isa pong subject ng inyong mga anak na kung saan dito nila, para po tayong nasa college, no? Sila po ay nasa on-job training. Sa immersion na ito ay naipakita nila lahat ng kanilang talento. At sa totoo lang, sa tagal, sa ilang linggo naming pagpapractice, nakita ko ang husay at galing ng inyong mga anak. Lubusan ako nagpapasalamat sa inyong mga magulang, sa inyong lubos na pag-unawa at pagtangkilik, at syempre sa inyong pagbibigay ng pagkakataon sa inyong mga anak upang maranasan nila itong ating immersion. Nais ko rin pong i-acknowledge ang atin pong si Dr. Naguerta, no? Magandang hapon po, at si Ma'am Limbo. Sila po ay aming taga-deputed. Patensya na nervous po ako. ang amin pong butihin at guwapong-guwapong principal, si Dr. Gilbert O. Inocencio. At syempre po, ang aming butihin, atin, binoto ko yan. Ating butihing Congressman Roman Romulo. At syempre, hindi ko rin makakalimutan, narinig ko yung boses. Si Ginoong Juni C. Cerod, mahal namin yan. Sa amin pong mga subject group heads ng senior high school, at sa aming mga guro, no? Napakalaking bagay po na kayo ay dumalo sa araw na ito. Nagpapasalamat din po ako sa mga estudyante na nandito at nanonood sa amin. At bago po matapos ito, nais ko rin pong ipasalamat ang aming mga costumes na kung saan nahiram po namin ito sa Philippine Sports Commission na ginamit po sa 2019 SEA Games. So, maraming pong salamat sa inyong lahat, at sana po ay matuwa kayo sa presentation po ng inyong mga anak. God bless po. Ay, sa tiyang nanginginig. Ay, 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 ay,
Dahan-dahan lang, Lado. Dahan-dahan. Sumama ka na kasi. Wala ka naman ng choice. Ano ba yan? Asa, ayoko nga. Napakukulit naman ng mga batang ito. Aba, napapagod lang ako dyan sa family time nyo. Pwede naman kayong himanala. Family time yung kulang ko. True. Nay, kailangan nyo ako kasi sumama. Anong sibi ng ating family time ko, hindi naman tayo kompleto. Ay nako, ewan ko sa'yo, Dionisio. Pamilya pa rin naman kayong lima. Ang hindi ko maintindihan, eh bakit kailangan nyo pa akong hatakin? Aba, mas gugustuhin ko na lang magpahinga at mag-TikTok ngayong araw. TikTok na naman. Ay, tapos so, Lola, what if pagbigyan nyo na lang kami? Lagi naman po kayo nasa bahay eh. Wala naman po kayong halos ginagawa. Paano po kayo napapagod dun? Ngayon ka lang naman namin bibigyan ng valid reason para mapagod ka. Kaya, pagbigyan nyo na kami. Please. Tama po si Kuya La. Pagbigyan nyo na po kami dito. Graduating na rin po kasi si Kuya. Tapos, si Ate, may finals na pa po. Mawawala na po ng oras yung mga paborito mong apo. Kaya pagbigyan nyo na po kami dito. Please. Unless, gusto mo ko palagi kasama. Yung gusto mong ipong favorite. Sige na lang. Gusto mo la, palagi tayong magkasama. Kaso baka magtumpo yung dalawa. Kasi ako na maging favorite mo. Sige na lang. Please. Nako, nako. O, diba, nahatak niyo na nga ako dito sa lugar na to. Ah, sus, Maria, di na ako makatanggi. Just like kayong mga bata kayo. Aba, kundi dahil sa mga apo ko, nung ka akong sasama sa inyo. Ako na, ako na, ako na. Mga tamadito na ako. Mga bata ko. Hindi talaga kami sa inyo. Nako, salamat. Ano ba? Nakikita niyo ba yung mga yon? Aba, huwag din yung magaya-gaya yung mga yan, ha? Napakalaswa! Kabataan namin, aba, hindi pa pwede yung ganyan. Lola, iba na pa henerasyon ngayon. Open na po ang mahal. Ay, ako, Gilmo, huwag mo sinasabi sa akin yan. Ang tunay na dalaga, nire-respeto at ginagalang. Aba, kaya ikaw, Rowena ka, mag-ayos ka. Ako na naman ang napansin mo, Lola. Ay, hindi na lang to. Ano ba? Ay, mga apo. Iba ang ligawan noong araw. Mararamdaman nyo ang tunay na paggalang at pagmamahal. Aba, naalala ko tuloy bigla na nililigawan ako ng lolo ninyo. Ay, naka. Ah, sumalangit na wa ang kanyang kaluluwa. La, since andun na tayo sa topic with Lolo, bakit hindi na lang kwento mo sa amin yung paano ka niligawan? Oo nga. Siya. Sige na. At nay, habang nagkikwentuhan kayo ng inyong makukulit na mga apo, kukuha na lang namin ang aking asawa. Sige. Yung pagkain natin sa sasakyan, ha? Magpakaibit kayo. Apo, dali na lang ako. Iyan kayo. Busog. Sina lang, kwento ko nila. Alakin mo lang kasi ating. Ay, ako naman. Napakakulit niyo talaga, no? Asya, tatayo muna ang lola ninyo. Pakialalayan na ako, pwede ba? Salamat. Ayan, o sige, maupo ka na iyo. O makinig kayong maigi ha, o kaya ko na iyo. O sige, alam ba ninyo na punong-puno ng pag-ibig na idinadaan sa awitin ang ligawan noong araw? Aba, oo, hindi naman sa pagmamayabang mga apo, pero hinaharana ako noong araw. Ay, sana ay, na, ito, kay ganda kaya ng lola ninyo. Namamala sa'yo ako nagmana eh, di ba? Ay, nako, tumahimik na kayo mga bata kayo. Aba, o siya. Para malaman ninyo ang nakaraan ko, ipapakinggan ko sa inyo ang awitin ko para sa inyong lolo. Maliwanag ba? Apo. Maliwanag na buwan,
sadhana may magbiro. Araw man ay magdaan, ang pag-ibig ko sa kanya ay di rin maglalaho hanggang sa kamatayan. O buwan sa liwanag ko, kami nagsumpaan ang irog ko. Giliw ko ang sabi niya, ang puso ko yung iyo. O buwan pag-iusap ko, saan man naroon ang irog ko. Siya'y akin hinihintay, sabihin ko. Nay? Asan po kayo, Nay? Pinahanap ako. Nay! Ano ba yan? Kumakatawag? Nag-aayos pa ako ng kuko. Paano po ba kita? Sensya na po na yan. Ay naman, ano ba makatawag ka? Para naman nasa Pasig na ako. Ang lakas-lakas mo makatawag. Nay, kasi di naman ito nahanap ko. Yung gitara po kasi ni tatay. Nalala ko po yung mga kwento niya po lagi nung hinaharanahan po kayo. Laki. Ay, sobra po ang kinikilig. Kinaalala mo na naman yung tatay. Tapos, meron po kasi siyang kinakanta na lagi niyong kinakanta ng dalawa. Ano po ulit yung pabagat na? Oo, yan yung... Ano ba yun? Ah! Minamahal kita. Ayun, minamahal kita. Ah, paano ba? Kasi, Nay, may liligawan po kasi ako. Tapos, plano ko po siyang haranahin. Naku. Gamit tong gitara. Sincere ka ba dyan? Ikaw, dami mo na hinarana eh. Ay, sigurado na po ito. Ito po yung nag-iisang kanta na hindi ko pa nakakanta sa iba. Yan ba yung maputi? Ah, opo. Sure ka ha? Hindi yung isang maputi. Ah, opo. Okay, sige. Tuturuan kita niya, nag-duet kami ng tatay mo niya. Ah! At kinanta namin sa kasal niya. Talaga po ba? Oo. O sige, simulan mo at sasabayan kita. Ah, sige po. Okay. Alalayan mo po ako na yan. Yes, ano. Paano ba yun? Napa,
nape-pressure ako. Hindi. Kaya naman niya siguro yan eh. Kaya niya yan. Ganda nun, nakita ko yun eh. Pasado na ba? Ay, oo naman. Kaya lang may kulay buhok. O sige na nga, mabay na anak. Hatid mo na ako doon. Sige na, itan nga po. Okay. Nakakasilaw mo yung tigas ng araw. Nasaan na ba si Kumari na yun? Kung may balita ako sa kanya, magugustuhan niya. Ay, syempre! Ako pa ba? Katatapos ko lang maglabada, pero kaya. Ano yun yan? Si, ano? Si Maring Marieta. Oo, ano na po? Ano na po? Pinakakasama ngayong ipasak ko! Eh! Tika! Tika! Ay! Sigurado ko sa sinasabi ko. Kasi alam mo, ano ang galing? Ang mga balitang chismis, oh! Ako ba? Marebe! Ang hindi-hindi ko talaga sa mga ganyan-ganyan. Ngunit pag binagyot inanos ang rosas ng pag-irog, sawi ang pagsasabi.
ng paglingon mo. Ganyan ang dalagang sawi sa kanya. Tik-tik-tok na naman, ano yung wow! Uy, yung manang marunong ito, rin nalang sa akin. Ingay talaga. Isa! Nay, mukhang iba tayo nagkikwento niyo sa mga po niyo, ha? Bakit, Aba? Ano ba ang kinakwento sa'yo ng tatay mo? Nay, ano eh? Basta, mali talaga yung kwento niyo eh. Ay, naku talaga! Ikaw, Dionisio! Napakatigas talaga ng mukha mo, ha? Manahimik ka, manang maya ka sa tatay mo! Saan man, unang
Ready na kayo? Sayawan na! Sa akin na, tunay na, kanaan, huwag mo, walang isipin, may pagkailan sa akin.
in Manila. Na ako isang baliw kung dahil sa iyo giliw ay tatanggapin ko maluwag sa aking dibdib sapagkat mahal kita. Pag-ibig ko
sa'yo. Huwag sanang mangyari, natukso ako ng sandali. Pagkat ang tukso ay madaling sa akin na hinaharana kayo ni Lolo. Kwento niyo naman po sa akin kung paano kayo nirana ni Lolo. Aba, bakit mo naman natanong, Abel? Ay, wala lang naman po. La, curious lang ang apo niyo. Ah, noon ba? Oo. Aba, syempre naman, hinaharana ako ng Lolo ninyo. Ay, naku. Aba, bigla ko naalala nung katabi ko yung amang ko. Tapos may dala siyang itak. Aba, naglakas loob pa rin ang Lolo ninyo na haranahin ako. Ay, nangigilid si Lolo. Patingala ng ngiting makalaglag pustiso. Ay, naku, ikaw talagang bata ka. Manahimik ka, dumadali ka na naman sa kakulitan mo. Asya nga pala, nung hinaharana ako ng lolo ninyo, aba, syempre, napapalambot ang puso ko. Lalo na pag nagsisibak siya ng kahoy, aba, mas dun ako nabighani sa kanya. Nakakamiss nga naman ang nakaraan. Ano ka mo? May sinasabi ka ba? Ala, wala po kasi may inanda po kasi akong kanta. Paparinig po sana sa inyo. Kayo na lang po bahala kung musga. Ay, naku, parinig naman ako dyan. Sige na, pakinggan ng lola ko. Sige po na. Sige, ano na yan? Kung paano nahulog sa'yo, naramdaman lang bigla ng puso. Aking sinta, ikaw lang nagparamdam nito. Kaya sabihin mo sa akin ang tumatakbo sa isip mo. Mahal mo na rin ba ako? Isayaw mo ako sa gitna ng ulan, mahal ko. Napalit man ito'y buhay ko. Gagawin ang lahat para sa'yo. Oh,
gawin ang lahat para sa'yo. Alam kong mahal mo na rin ako. Nagsimula lang sa mga asaran, biglang nagbago ang naramdaman. Saksi ang araw at ang kalangitan, mundo'y nagdahan-dahan. Sa'yo'y merong kakaiba, isang tingin alam ko na ikaw ay ang bumaba sa lupa para sagipin ang puso kong nalulubay. Ikaw ay hahin na bumiyak sa akin. Huwag ka nang mawala sa akin. Huwag ka nang sumayaw. Ikaw kanina ka pa, kuya, na-aasar ko. Tapos, nawala ko ng sa'yo.
siya at uuwing suwi. Nais ko lang naman makahanap ng tunay na mahal. Narito na naman, may mali ba sa aking ginagawa? Ayoko nang umasa sa wala. Bakit ba laging napapabihas sa itago ay pilit naman ding ibinubunyag ng kapaligiran. Kahit anong gawin ko ay napapansin pa rin ng karamihan. At takot na hindi ako tanggapin dahil sa kung ano ako ay nakatatak sa aking isipan. Para nasa ilalim ng madilim na bangin kung saan naghahanap ako ng liwanag. Kahit sa tingin ko ay malabo itong masulyapan. Hindi pa sanay, matagal na rin hindi napangiti. Iniiwasan pa mga bagay na hindi pa maamin. Suntok sa buwan o baka hindi naman. Natatakot pang lumapit sa'yo
Ang isang bunsong iyakin, umunihan ni inay, nga narin-narin. Ano mo patatahanin,
Kilala ang mga tagapagtanghal mo na sa Departamento ng Sining at Disenyo. Bilang panimula, ang ating unang tatawagin ay ang mga magagaling na mananayo. Thank you.
Thank you.
welcome in Rizal High School of Arts in the Sand. Kumado ka. Happy New Year! Ano, kamusta yung ano, yung day 2? Kamusta yung day 2? Stressful. Sumutay ng tao ngayon. Bakit? Stressful. Oh, stressful. Pero kamusta pero naman? Ano, salamat musika na lang, kulang. Beans, paepal ka dyan. Totoo, ti.